And let's check on the situation in quick-hit Batanes. The province's Governor Marilu Caico is on the line. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Ma'am? As of now, we have eight casualties in Itbayat and 60 injured. As of now, we have C295 in Itbayat to pick up the injured 30 injured, and then bring it here in ASCO for further checkup and medication. What were the causes of the casualties, ma'am? Is it fallen walls? Yeah. Oh, yes. Yes, ma'am. Are there areas that still need rescuing? Mayroon po. Kaya ho yung C295, may dala po yun na rescue team. Nandun na ho sa Itbayat Island. What kind of mobilization po do you have ongoing now for residents and resources? As of now, kanina pa po, mayroon na ho nag-rescue ho dun sa Itbayat. And aside from that, nag-request na rin ho ako sa NOLCOM ng tutulong ho sa amin doon. Sa ngayon po, wala pa ho kaming by sea na transportation kasi na mayroon din hong natatakot din ho ako baka magkaroon ho ng tsunami ho dito sa Batanes. Do you have evacuation ongoing right now and what areas? Okay, as of now, lahat po ng tao sa Itbayat, Bataman, Matandaman, nandun na ho lahat sa plaza. Hindi ko na pinayagan na maiwan sila sa bahay dahil yung unang lindol ng 4:16 a.m. may lima kaming kaagad na casualty doon. Then pagdating ng 7:35, yung 5.9 po na aftershock, nagkaroon po kami ng dalawang casualty. So anong tawag dito? I ordered the mayor na padala na lahat yung mga tao sa plaza kasi so mas malakas yung aftershock dun sa unang lindol sa amin. Sa ngayon po mayroon ng aftershock nung mga 9:35, 5.4 po. So nandun na ho lahat yung mga tao sa plaza. Sa ngayon po napakalakas ng ulan po doon kaya po kailangan ho nila ng mga tent pero wala pa hong nakakadala dahil wala ho kami by sea. So, inaantay ko lang yung C295 na makarating dito sa Pasco para makapagpadala ho kami ng mga collapsible tents para ho dun sa mga tao. Ilang area, ilang tao po ba, ilang residente ang pinag-uusapan natin dito na in-evacuate? Ang population ng Batanes is 2,900 at ang Itbayat is 2,963. Nandun na po yan sa plaza. Nandun na po yung mga tao doon sa plaza. And sigurado po natin na safe po yung area ng plaza? Opo. Safe po yun. Safe po yung lugar na yon. May coordination po ba kayo sa VVOX? Alam po ba natin kung gaano katagal aabot itong mga aftershocks so that do we know how long yung mga residente dapat nandun sa evacuation areas? May advice sila sa amin na mayroon pa hong mga aftershocks at kailangan ho namin mag-ingat dahil baka mayroon para hong mas malakas na lindol. Do you have enough resources para nandun lang sila sa mga evacuation center, ma'am? Kailangan ho namin pagkain. Kasi ho, ayaw nang umuwi sa mga bahay-bahay. So wala sa naman. Kaya po yung mga pagkain ho, dala-dala ko po pag punta ko dun sa Itbayat. Para ho mayroon man lang silang pantawid utom habang ganito po ang sitwasyon ho namin. So yung Philippine Air Force po, pwede po silang pumunta dyan. You said you canceled sea travel for now for fears of a tsunami. Was there a tsunami warning that was issued to you? Plus, Wala naman po. Pero ako po ay nagsisigurado na po. Para ho, hindi ho kami, baka ho eh, kasi 2.5 hours po yung biyahe namin from Pasco to Itbayat. So,
pwede silang abutan yan sa gitna kung sakasakali. What about air travel, ma'am? Continuous po ba? Or... 12 minutes lang po yon, pero wala hong ibang ano doon, wala hong bumibiyahe doon kundi Air Force lang po. Kaya nga ho, naka-request na po ako. Ngayon pa lang ho, kinakarga ho yung kasalukuyang kinakarga yung mga injured sa Ipayat para dalhin ho dito sa bus po. Nagsimula na po ba kayo mag-survey ng damage and how long bago matapos yun? Hindi pa po. Hindi pa po. Kasi hindi pa po kami nakakarating. Actually, nandito po kami sa bus po. Tatawid pa po kami doon. Kasama ko yung mga engineers namin at saka yung PDRRMO po at saka po yung TSWD para ma-assess po namin yung damage po doon. So for now, ang importante talaga ay magkaroon ng tent at mga pagkain ang mga residente. Yun lang po. Over 2,000 residents. Saka portable genset, kahit isa lang po kasi wala hong power po sa ngayon doon. Communication lines, okay pa naman po? Mayroon, okay pa naman ngayon. Pero after 4 hours daw, ma-drain na daw yung battery nung smart po doon. Kaya kasama ko po yung taga-smart para ho tingnan niya ho kung ano ang magagawa niya doon para continuous po yung communication doon. Alright, patuloy namin babantayan ang mga nangyayari dyan. Governor Marilu Kaiko ng Bataan, maraming salamat po. At ingat po kayo dyan. Meanwhile,